Ayan guys, may panibago na naman tayong project. Bali mag-i-install tayo ng 7 unit na aircon, Mitsubishi brand, inverter siya guys. So dito sa location na to, sa tinatayuan ko guys, dito natin siya i-install. Yan guys, bago natin iakyat yung outdoor unit, kailangan muna natin mag-fabricate ng base nung pagpapatungan ng mga outdoor unit. So yan, bali yung angle bar na yan guys, 2x2. Nag-fabricate tayo niyan para pag-akyat ng outdoor unit. So naka-ready na siya paglalagyan. Ayan. So yan muna ang unang-una nating ginawa guys, ayan. Bali mahaba yan sa pang-7 pirasong aircon. So yan. Bali ito guys. Kung mapapansin nyo, itong base na to, pinabuhusan ko na lang to guys, kasi yung ilalim nito overhead tank ng tubig. So hindi tayo pwede magbutas dyan ng barena o maglagay tayo ng dynabolt, kasi baka tumulo sa ilalim sa tubig. So mas delikado yon. So mas maganda itong binuhusan na lang natin ng simento yung pinaka base nung angle bar, para siya stable at hindi gumalaw na wala siyang bolt. So yan na lang guys ang pinagawa kong pinaka base nya, yung para matibay siya. So yan guys. Nahinang na, tapos nang maghinang. Ayan, maganda naman yung pagkahinang niya. So guys, ganyan lang ang bago baluta ng insulation at saka polyethylene tape. Ang hirap talaga kumita ng pera, no? Nasa initan tayo Saudi. Pulpito. Kamisa, tuyan tayo.
Pre, ito okay to, walang problema. Okay, Andre. Meron din 'to, pre. Tingnan mo ba? Tingnan mo ba? Oh, wala daw dun eh. Ayan guys, yung mga katabi namin building, oh, tataas. Ayan. Oh. Ilang ano yan guys, oh. Taraso yan. Oh, wala daw dun eh. Grabe, init. Ayan guys, yung mga katabi namin building, oh, tataas. Ayan. Para tayong nasa Saudi. Super init. Ayan. Talagang buwis buhay ito. Hindi makakarapo dito si Kwan kasi COVID. Marami ito. Bicola nung malaniton ba naman? Tingin ko rara eh. Patay si baba. Ay, mabigla. Ngayon sa mga pagsiyon, batay na. Pagpuro. Nagasin-asin kaya ang pagpuro. Patay sa inda. Ayan guys, ginagabi na tayo dito. Tik na yan. Mainit kasi sa araw eh. Sige, tatak. Tatak. Inabutan na kami guys ng gabi. Bagay, wala namang ulan. Okay, tatak. Tagal-tagal na ano to. Haba-haba. Ilan na lang? Isa na lang ang ano natin ano? Tapos na yan. Mahirap kasi mag wiring guys pagka araw. Sobrang init dito para kaming nasa Saudi. Kaya sa gabi namin to wiringan. Bicola nung malaniton nga niyan. Ayos pa rin.
Ito, tada siya sa isa na. Kulang ah. Aren. Ito, 14. Mataro mo. Ayan, magdulot pati ni boy. Ito, tada ko tada. Ito na po ah. Part na wala so ano. Patay ni. Dilaw. Connector. Yan guys, may ground ang isa kasi required yan sa ano natin, sa aircon, kailangan lagyan. What the fuck? Nakalak talaga yan. Nasaan yung papag yun eh? Oo, dyan yan. Dali mo dyan. Punta doon sa 5-3R. Ano din yung papasok. Puto sakto kung saan ang wire ka ngayon. Ito tama lang yan. Yan ang mga estimate ng Bicolanong malupiton. Ano nang pwedeng pasubrahan niya kasi papangit tingnan. Ano boy? Okay na. Pansira. Ano na yan, nag-high pressure. Exacto lang kasi ang required niya naman ano eh, 5.26. So, sakto yung amperahe natin. Ito yung nag-iisang 1 horse power no? So 4.7 okay. Amperes, tama lang. Ito yung 2 horsepower. Okay. 8.7 tama lang kasi ang required naman sa kanya is ano eh 8.22 ano. Yan guys, ito yung ating idinadagdag na freon doon sa ating mga bagong aircon na na-install. Kailangan din talaga magdagdag. Although mayroon ng built-in na karga yung ating mga bagong aircon. Pero kailangan pa rin natin magdagdag dahil sa medyo mahaba yung tinakbuhan ng indoor unit. So... And guys, operational na po yung bagong install nating aircon. So guys, kung nakikita nyo po ito, ito yung tinatawag na drain pump. So kaya po tayo naglagay nito guys ng drain pump para po yung tubig dito sa EHU maitapon doon sa pinaka main pipe.
So, yun po yung purpose nito kung bakit tayo naglagay ng drain pump. So, yan guys. So, operational na sila lahat. Yan guys. Alawa. Pangatlo. Pang-apat. Mitsubishi. Yan. Pang-lima. Pang-anim. Ito yung pang-anim. Indoor unit. Ito yung pang-pito. Yan. Guys, tapos na po yung installation ng 7 unit na aircon, split type, Mitsubishi brand, inverter type siya guys. Sa ngayon po, ready for turnover na siya sa unit owner and operational na po silang lahat. So sana guys, nagustuhan niyo po ang aking video at meron po kayong natutunan dito. So maraming maraming salamat po guys, and don't forget to like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Walang iba po kundi ang Bicolanong Malaniton. So thank you so much guys, and thank you for watching. God bless.